Praise the Lord. Sige po, yun pong palakpak para sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sabi nga po dun sa 122, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Tayo po ba ay galak ngayon, nandito po tayo sa bahay ng Panginoon. Let us say it all together, 1, 2, 3. I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Malamo li laman eh. Talaga pong galak na galak po tayo. One more time. I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. For today we will bless the name of the Lord. Today is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Bless the Lord, oh my soul, all that is within me. Bless His holy name. Come on, hallow praise, hallow praise. Sa Dios. Praise the Lord. So nagpapatuloy po tayo sa serye po ng ating pinag-uusapan sa buong buwan ng Oktubre. At gaya po ng ating narinig na mga announcement, magiging punong-puno po ang ating November pati na po yung December. So nagtapos na po yung ating Discovery Education Program yesterday dahil po sa ating mga nakaanda ng mga gagawin. Alam pong ating anibersaryo, yung ating Christmas. Woo! Maraming mga simbang gabi, handa na po natin ang ating mga puso sa purpose po ng darating ng mga buwan, higit lalo po sa purpose ng ating buhay. Kung bakit po tayo nandito ngayon, ano ba talaga ang ating purpose? Bakit po tayo pumunta? Bakit po tayo gumising ng maaga? Ito po, I was glad because alam po natin ngayong umaga, sama-sama po tayo sasambahin ang ating dakilang Diyos. Amen. Sa papong palakpak, para sa Diyos. Praise the Lord. So, yung pong ating pinag-usapan, continue yung pong focus on His purpose for today. But in the past, yung pong last first week, focus on His Word, focus on His Spirit, and last Sunday, focus on His Kingdom. And today, we will be focusing. We need to focus. Ano ba talaga yung purpose ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Pag pinag-uusapan po ang purpose, this is the reason for which something is done. Ito po, purpose. There is a reason for something that must be done or created for which something exists. Bakit po tayo nag-exist? Ano ba talaga ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay, ang purpose ng Diyos sa ating mga buhay? Ito po yung motive or motivation and so on. Marami po yung synonym, ambition or aspiration, desire or wish. Tagalog po yung marami rin sa Tagalog, pakay Tagalog, pero yung layunin. Ano po yung layon? Layunin po ng Diyos. Sa kanyang ginawa sa sanlibutan, bakit po niya ginawa ang sanlibutan? Bakit po niya ginawa ang tao? At bakit po tayo nandito ngayon? So, sabi po ni Miles Monroe, the greatest tragedy in life is not death, but a life without purpose. Kung tayo po ay nabubuhay ngayon para lang matulog at kumain, wala pong pupuntahan, wala pong kahulugan, walang magiging kahulugan po ang ating mga buhay. Pero yung pong greatest tragedy in life, ito na po yung pinaka-greatest tragedy kung hindi po natin makikita ang purpose ng Diyos sa ating mga buhay. The greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Lahat po ng mga bagay ay meron pong mga purpose po yan. Tayo po, andi dito, yung pong mga upuan yan, ano po ang purpose niyan? Para po, ayan, nilagyan pa ng medium malambot, para yung purpose niyan para makatulog kayo habang nakikinig sa akin. Hindi, wala akong matutulog. Para po, hindi, kasi nga po ang sabi nga ni, narinig po natin, one time sabi ni Bishop, ang sermon daw na mahigit isang oras ay, ano ba yun? Ang sermon na mahigit, kulang sa isang oras ay nakakapagpakilos ng puso. Yan.
Sermon daw na kulang sa isang oras nakakapagpakilos ng puso. Ang sermon daw na sobra na sa isang oras ay nakakapagpakilos ng mga bangko. So pag narinig ko na pong gumagalaw na yung mga bangko nyo, ibig sabihin, time for me to stop or time for me to conclude the message. Nonetheless, pagpunoy po natin, yun nga po, yung mga aircon po na, meron pong mga purpose yan para po noon talagang pawis po tayo, hindi mapakali. Kaya nga siguro ngayon naman hindi na po tayo matutulog dahil presko po tayo sa pagkikinig ng kanyang salita. Amen! Praise the Lord. At yan po'y galing din sa mga purpose na ating ibinibigay. Galing po sa inyong katapatan yan. Lahat ng mga bagay ay meron pong mga purpose. Kahit po mga malilit na bagay, nandiyan ba yung aking pinadalang ano? Oh, pwede ba? Meron, I send you some kind of email. Yeah. Yan. Tignan po natin. Maybe, hindi po natin napapansin to yung sa ating mga, yung nagmamana yung kotse. Bakit po may arrow yung fuel indicator? Bakit po may arrow yung fuel indicator? Either left or right. Para po, pag nagmamaneho tayo, pag nagkakarga tayo ng gas, pag left po yan, ibig sabihin, nandito yung magkagas. Pag right po yan, ibig sabihin, nandito yung dito ka magkakarga. Now you know. Trivia po yan. Hindi natin napapansin, pero meron palang purpose yun. Meron palang purpose yun. So, kahit kaminsan malilito ka, sama yung aking, saan ba ako magkakarga? Ayan na po, tingin ka lang sa iyong fuel indicator, alam mo na kung saan ka pwedeng magkarga. Yung pong mga, ano ba yan? Yung mga drink soda or mga, meron pong, di ba, pag binuksan mo, meron mong maliit na butas, para sa straw yun. kala natin, wala lang, eh, pag binuksan mo, hindi lang basta yun, para pala sa straw yun. Ayun po, yung mga maliit na butas dun sa mga ating mga padlock. Bakit kaya may butas? Bakit nilagyan ng butas to? Para po pag pumapasok yung tubig sa padlock, meron pong lalabasan yung tubig. At the same time, pag kinakalawang na po yung padlock, pwede pong lagyan ng lagis. Yan po ang purpose. Marami pa po, yung pong ating mga cart. Bakit meron pang mga loop? Yung mga nag-grocery, bakit may mga loop? Para po meron kayong sabitan ng bag. O kaya yung pong mga medyo gusto nyo yung ayaw mabasag na mga bibilhin, doon na yung lahat. Marami pong mga purpose. Okay. So much for that. Marami pa pong mga bagay na mga small things that we don't know, meron palang purpose. Okay. Ano pa? Yung the carpenter tool. Ano ba yung carpenter tool? Yung martilyo, lagare, katam, etc. etc. Pag yung martilyo, ginamit mo pang lagare, hindi pwede. Martilyo yan. Martilyo yan. Hindi mo pwede paglagari yung martilyo. Tsaka yung lagari, hindi pwede pampukpok. Di ba? Lahat po, lahat merong mga purpose. Mga small or big things meron pong purpose sa ating mga buhay. Amen. So patuloy po natin. Ano pong mga buhay, ang ating mga buhay? Lahat po, merong purpose. Ito pong tubig na ito, merong purpose. Para pag medyo kinakatinay ang isig mura. Pwede na akong minum. Praise the Lord. Amen. So baka gising na po na yan. Hallelujah. Palakpakan ng Panginoon. Woo! Yung pong buhay natin, di ba? Merong nagiging doctor, architect, engineer. Yung pong kanilang mga kinuha mga kurso ay meron pong pupuntahan, meron pong purpose. I know that you can do all things, ang sabi po ng salita ng Diyos. No purpose of yours can be thwarted. No purpose of yours can be thwarted. Many are the plans in the mind of man. Many are the plans in the mind of man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Tayo po yung manalangin. Salamat po. Nakilang Diyos sa umaga ito, sa isang maikling pagbubulay, pag-aaral ng iyong mga salita. Aming dalangin na patuloy na kumilos ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaalaman o dakilang Diyos at ang iyong karunungan ay maintindihan namin, maging bukas ang aming mga puso at kaluluwa upang sa paglabas namin ng bahay, sa bahang ito, bahay dalangin ng ito, dakilang Diyos. Magdadala kami ng bagong aral, magdadala kami ng bagong tibay, pananampalataya at bagong pag-asa, bago o Diyos, pananaw ng aming mga buhay. Na lagi ang iyong mga plano sa aming mga buhay
ay para sa kabutihan ng bawat isa sa iyong mga anak. Hindi ka magkakamali, hindi ka magkukulang. Lagi kang andiyan, dakilang Diyos, upang ang iyong layunin sa aming mga buhay ay laging magkaroon ng katuparan. Dakilang Diyos, patuloy ang iyong presensya ay punuin ang buong sanktuaryo ito, ang bawat kaluluwa o Diyos sa mga ito. Kasama ng iyong lingkod na gagamitin, walang ibang maitaas, maliban sa iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus. Upang aming sama dalangin. Amen. 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 Sige pa po. Sa pangpalakpak sa Diyos. Hallelujah. So maybe, meron pa rin nagtatanong, hindi ko po alam, maybe lang, ano kaya talaga ang purpose ng Diyos sa aking mga buhay? Sabi nga ni Bishop kagabi, alam niyo po itang kanta na kanong Eddie Peregrina, ne? What am I living for? Ninong, may rinig. Sabi sa atin, what am I living for? Kaya Eddie Peregrina palit. Dito pong balita na yun, mo itong kalupa ko. Anyway, ano kaya talaga ang purpose na ng Diyos? Bakit nga po niya talaga ginawa ang tao? Alam po natin ang purpose ng Diyos. One of the purpose of God. We were created for His glory. We were created for His glory. Alam po natin, in the beginning when God created the earth, everything, on the sixth day, lahat po, and on the sixth day, ginawa po niya ang created man para po ang tao ay maging maka-fellowship ng Panginoon. This is, ito po yung layon, purpose ng Diyos para po maka-fellowship niya ang tao. And yet, alam po natin what happened because of the disobedience of man, nagkasala ang tao, yung pong purpose ng Diyos, yung pong righteousness, yung kaningningan ng Diyos, because we were made in the image of God, yung kanyang kaningningan, yung kanyang katuwiran, nawala po yun because God disobeyed, man disobeyed God at nagkasala po siya. And yet, hindi pa rin natapos ang plano ng Diyos, gumawa pa rin siya ng pangalan, long before in the beginning, meron na pong plano, purpose ng Diyos para muling maibalik ang fellowship ng tao sa dakilang Diyos. Ito po ang kanyang purpose. We are created for His glory. Everyone who is called by my name, whom I have created, ito po, for my glory, I have for him. I have made him. Ito po yung purpose ng Diyos, sabi ko nga kanina. Baka ulayo po maka-fellowship ng Diyos ang tao. And yet, dahil sa kasalanan natin ng tao, nahiwalay siya. Pero gumawa pa rin ng Diyos ng paraan para muling. Alam po natin, John 3:16, for God so loved the world, he gave his one and only son that whoever will believe in him, ito po ang kanyang purpose, will believe will not perish but will have everlasting life. Sa everlasting life, gusto po ang purpose ng Diyos muling maka-fellowship ang kanyang nilikha. Kaya nga, ito po, we were created for His glory. Tayo po ngayon, andi dito na, nakumilala na sa purpose ng Diyos, tinanggap natin siya sa ating mga buhay bilang Panginoon at Tapagligtas. Ang purpose natin ngayon, whatever we do, whether we eat or drink, do it all for the glory of God. Yes, ito po ang layunin ng Diyos. Whatever we do, we will do it for the glory of God. Hallelujah. Maraming po, you can do the math. Alam niyo po ang ibig sabihin ng ating mga talatang binasa. Kaya nga, bakit? Kasi po, we are. Pinili na po tayo ng Diyos. Ginawa niya po tayo. We are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Ito po ang layunin niya. Ito po yung kanyang purpose. We are God's special possession that we, na ito po yung asking namin, that we will declare the praise of Him who called you out of darkness. Wow! Yung kanyang purpose na we were called dahil nahiwalay po ang tao sa Diyos and then we were called back out of darkness para po muling makaulayaw, mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Lagi po niya itong inihintay. Ang Diyos talagang gusto niya pagdating ng takdang araw. Tay, lahat po ng nilikha, kung pwede lang, yung lahat po ng tatanggap sa Kanya, gusto, ito po ang kanyang layon and purpose, manumbalik po ang kanyang fellowship sa tao.
Praise the Lord. And kaya lang po, hindi, meron po kasing pagkakataon yung tao kumisan, ayaw. Pero ganun pa man, ang sabi ng salita ng Diyos, we only have to remain in Him. If we will remain in Him, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Ito po, ask whatever you wish, it will be done for you. Ito po ang purpose ng Diyos when we ask whatever we wish. According to His will, ang kanyang pong purpose, according to His will, lagi pong nagagalak ang Diyos pag nakikita niyang nagagalak tayong natutupad, natutugon yung ating mga panalangin. Yan po ang purpose ng Diyos para tugunin ang bawat panalangin natin according to His will. Galak na galak po ang Diyos. Yan po ang kanyang purpose sa kanyang kagalakan po pag tinutupad niya ang inyong mga panalangin. Ang ating mga panalangin, whatever you wish, just as long na ito po ay according to His will. Amen. Ito po ang kanyang layunin. We were created for His glory. And yet, sabi ko nga kanina, meron pa rin mga tao. Alam na nila ang purpose ng Diyos. Alam na, di ba yung mga Pharisees nung andito ang Panginoon? Alam nila kung saan ipapanganak yung tagapagligtas. Yung mga leaders of the church pa ang nagsabi kay Haring Herodes, doon sa Bethlehem ipapanganak ang tagapagligtas, ang hari ng mga hari. Pero bakit alam nila, hindi nila nakuha yung purpose ng Diyos sa kanila. Hindi nila nakuha ang purpose. Man can still reject God's purpose for himself kung hindi siya maniniwala sa purpose ng Diyos. Kung hindi niya tatanggapin ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. The Pharisees and the experts of the law, ito po yung ating sinasabi, the Pharisees and the experts of the law rejected God's purpose for themselves. God's purpose for themselves because they had not been baptized by John. They had not been baptized by John. Ano pong ibig sabihin nito? Yung pong baptism ni John, ang turo po dito, ay yung pong repent for the kingdom of God is at hand. Yung pong repentance na tinuturo ni John, alam na nila, narinig na nila, this is the Lamb of God who takes away the sins of the world nang dumarating po si Jesus. Alam po ng mga Pharisees, and yet, hindi po nila tinanggap. They rejected the purpose of God for themselves. The Pharisees, experts in the law, rejected God's purpose for themselves dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Akala nila, many are the plans sa isip ng tao, pero the end is death, ang sayo po ng ating binasa, kani-kanina lang. Pero pag tayo po talaga naman ay sinundan natin, we were created for His glory. Ito po, pag sinundan po natin ang purpose ng Diyos, tuloy-tuloy po ang ating mga buhay, whatever we do. Ito po, magiging tuloy-tuloy that whatever we do, we will always do it for the glory of God. Hallelujah. Kaya nga po, pag marami na po tayong narinig, pag yung pong mga narinig natin, hindi natin ini-apply sa ating mga buhay, we are defeating God's purpose in our lives. We are defeating God's purpose in our lives. Pag lahat po ng ating mga narinig, hindi natin i-apply sa ating mga buhay. Kaya nga, kahit ngayon pa lang, ano, paglabas natin, ngayon, bukas, mamaya, paglabas natin, think of all the things, ano pa talaga ang purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. Meron po, hindi pwedeng walang purpose ang Diyos. Ne? So nga pong, to give glory and honor to God, yung pong, dito po sa, I will give you all my worship, I will give you all my praise, you alone are worthy, you alone are worthy of my praise. Oh, praise the name of the Lord our God, oh, praise the name. Praise, dito po sa church, napaka talagang, this is, we will praise the name. Pero paglabas po natin, paano po natin pupurihin ang ating dakilang Diyos sa ating mga buhay? Amen, di ba? You always hear the song na, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I'll live for you alone, Monday through Saturday, let me live on my own, Lord, have your way in me, pag Sunday only. Ganun ba talaga? You can do the math, but paano po natin bibigyan ng kalwalhatian ang Diyos sa ating mga buhay? Araw-araw, paglabas, ito po talaga. Dito makikita na,
But be ye doers of the word and not hearers only. Sabi po ng James 1:22, be ye doers of the word and not hearers only. We need to focus on His purpose. Dahil kailangan po tayong lagi naka-purpose, focus on His word, on His spirit, on His kingdom, and His purpose. Bakit po? Why? Dahil po yung kanyang purpose will bring you to His good plans. Hindi po pwedeng magkamali ang Diyos. His purpose will always bring us to His good plan. I know. Alam po natin, memorize. Sino pa ang hindi nakaka-memorize ng Jeremiah 29:11? Mamaya po, huwag po kayong uuwi. Mag-standby po kayo dyan. Hanggang hindi yun na-memorize yung Jeremiah 29:11. Ano po ito talaga? I know the plans I have for you. I know, the plan, long before, meron na akong plano sa iyong sinapupunan, sa sinapupunan pala ng ating mga nanay. Meron ng plano ang Diyos. We are being, tinatahin na daw po tayo, we are being knit together sa sinapupunan pa lang ng ating mga, kaya nga po, pag nagkaroon na po ng buhay dito, ang mga tao po, lalo na sa ibang bansa, talagang sabi nila kahit kung mga ilang araw pa lang yan daw, fetus pa lang yan, hindi pa buhay yan. Pwede pang mag-decide kung papatay o hindi. Anyway, and yet, there are people trying to imitate this Satanism, I would say. This is satanic. How can you kill yung bata sa iyong sinapupunan na talagang doon pa lang tinatahina ng Diyos ang kanyang purpose sa bata. And yet, papatayin mo siya. You will abort. Diniin po ito kahit po ni Pastor Man, Pastor Bishop, talagang this is devilish. This is barbaric. Satanic. Pero, ano lang po yun? Sidetrack lang. Balik po tayo. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Plans to prosper you, not to harm you. Wala pong plano ang Diyos na saktan, talagang harm you. Ito pa, to give you hope in a future. To give you hope and a future. Ang tao nung pong nahihiwalay sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan, mamamatay ang tao because of sin. For the wages of sin is death. Romans 6:23. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Balik po tayo sa John 3:16 kanina, tapos balikin niyo po yun. This is the hope and the future. Gusto pa rin ng Diyos na makasama. Hope and the future. Hindi lang po kabutihan, kagandahan ng buhay dito sa lupa. Hope and the future. Doon po sa kalangitan. What a day that will be. When my Jesus, I shall see. Ito po ang kanyang purpose. Makasama ang bawat sangnilika doon sa kalangitan. Amen! Come on! Makasama niya po tayo! Huwag po tayo bibitin. Maganda po ang plano ng Diyos sa ating mga. How precious are your thoughts? Are your plans? Ito po yan. Are your thoughts? Are your plans about me, O God? They cannot be numbered. I can even count them. They outnumber the grains of sand. And when I wake up, you are still with me. When I wake up, pag-gising pa lang po natin, pag-gising sa umaga, naaalala siya, lahat ng akalingon ko din. Anyway, from the rising of the sun na lang, from the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Hanggang pong sa paglubog ng araw. Sa paglubog ng araw, the Lord's name is to be praised. The Lord's name right now, mamaya, paglabas, tomorrow, day after tomorrow, the Lord's name is to be praised. Come on! Hallelujah! Praise the Lord. His purpose. Yung pong purpose niya sa atin, gaya po ng mga gumagawa ng mga buildings, ng mga bahay, meron po silang mga blueprint. Naka-blueprint na po ang ating mga buhay. Pero yung mga iba po, talagang binabago ang blueprint. Tayo po, babaguhin ba natin ang blueprint ng purpose ng Diyos? Kayo po, kung gusto niyong baguhin ang blueprint ng Diyos sa inyong mga buhay, we will be defeating God's purpose in our lives. Makagulis na lang po ang kakatawang biye. Basta pamintuan tayo mo po in kayang amano. Pamintuan tayo, tukyan tala po, tuntunan tala po rin kayang amano. Tuntunan tala rin kayang amano. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hindi po tayo mapapahamak. I know the plans I have for you,
not to harm you, to give you hope and a future. Amen. Sa pawong palakpak para sa Diyos. Hallelujah. His purpose, hindi lang po talagang good plans, yung pong He will bless us, yung pong gustong-gusto po ng Diyos na lagi po niyang pinagpapala ang kanyang mga anak and protect you from your from untimely death. Ang plano po ng Diyos talagang buhay na mahaba, abundant life. Ang Diablo po, mayroong plano ang Diablo. John 10:10, the devil came, ano ba? To steal, ano pa? Kill and destroy. Ito po ang plano ng Diablo. Pero alam po natin, pag hindi tayo bumitaw sa kanyang mga salita, sa kanyang kapangyarihan, hindi po mananalo. We have that authority. Hindi po mananalo ang Diablo sa atin. Talaga po ang sabi ng salita ng Diyos, He gave us authority to trample the devil. Come on! Yan po. Hindi ang kanyang plan. Di ba? Ano ba ang purpose? Na kung tutuloy natin, alam natin, about He came to give us life and life abundantly. Ito po ang plan ng Diyos sa ating mga buhay. Si Pablo po, Apostle Pablo, ano bang plan ni Apostle, ano bang purpose ni Pablo? For me to live is Christ. Ne? Apostle Pablo, for me to live is Christ. To die is gain. Joshua, ano po ang purpose ni Diyos? As for me and my family, we will serve the Lord. As for me and my family, we will serve the Lord. So, many are the plans of man, pero pag hindi po niya sinundan ang plan ng Diyos, mapapahamak. Dito po mapapahamak ang tao. Pero tayo po, alam natin, when we follow God's purpose in our lives, matutupad po ang plan niya sa ating mga buhay. Jeremiah 29:11. Hallelujah. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call to me, I will answer. Ito po ang kanyang purpose. Pag tayo ay tumawag sa kanya, lagi po siyang andyan. Dahil it is for His glory. Natugunin po ang ating mga panalangin. When we call unto Him, I will be with Him in trouble. I will rescue Him. I will rescue Him and honor Him. Because we love Him. Ang sabi po, because I will rescue those who love me. Those who love me, ang sabi ko, and alam po natin, if we love the Lord, we will obey His command. Ito po ang kanyang salita. Doon po sa John. I will reward him with long life. Ito po yung ating pinag-usapan kanina. And protect you from untimely death with long life. And give them my salvation. Abundant life, long life. Long life. Bakit yung mga iba namamatay ng maaga? Bakit yung mga siguro natapos na yung namatay ng mga siguro natapos na yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Ganun ba talaga natapos na? Kung ganun pala, kung natapos na ang purpose ng Diyos, mamamatay siya na maaga, wag na nating baliktarin natin para pala humaba ang iyong buhay. Wag mong gawin yung purpose ng Diyos sa iyong buhay para baligtad eh, di ba? Meron po, yung mga iba talagang binibigyan ng kahulugan, pero ang Diyos po, long life, abundant life, ang purpose niya sa bawat mananampalataya, pahabahin po ang ating mga buhay. Doon nga, talagang ang purpose niya, merong 900, di ba? Over 900, sino yung pinakamatanda? Baluy eh. Metusela, tama, 969. Tapos meron pa si Jared, 962. Tapos si Noah, 950. Si Adam, 930. Sino pa ba? Si Lamech, 777. Alam na kaya makanyang yun yun. Serato, isa pang miras 500 years old. Siguro. Pag ginawa ko na yun na ako po, ako na lagi yun eh. No, kidding aside, hindi po basta buhay na long life. Gusto po ng Diyos, ang buhay natin ay laging masaya. Buhay natin laging masaya. Kahit po may mga problema, nakikita ng mga tao, ang daming problema, pero nakikita nila, masaya ka. Kasi pag masaya ka, ahaba ang iyong buhay. Pag lagi kang problematic, pag lagi kang na-stress, na-stress, ano pa, yung laging problematic, nagbo-worry, ayun, mas naiiksi ang
Pero pag when you know na hindi ka iiwanan ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan, alam niya talagang pag tumawag ka sa kanya, tutugin niya yung pangalan. Just remember, according to His will, pahahabay niya ang iyong buhay dahil gustong-gusto na yung Diyos tinutugon ang ating mga panalangin. Nandito ang Diyos, naggagalak ang Diyos. Wow, andito ang aking anak. Tuwang-tuwa na naman, natupad, natugon ang kanyang panalangin. Amen. Praise the Lord. Ito po, His purpose to bless us and protect us from untimely death. Kaya nga lang po, we always have to remember, walk in His way. If you walk in My ways to keep My statutes and My commandments as your father David walk, then I will lengthen your days. Hallelujah. Hindi po magsisinungaling ang salita ng Diyos. Kahit po yung mga bata, yung mga anak ngayon, yung hindi pa nag-YDC kahapon. Children, tandaan po ito, children. Kahit po tayong nasa maiden na, kahit po mayroon pang mga magulang o nagkamagulang, whether passed away na po yung ating mga parents, if we obey our children, our parents, when they are right, obey your parents when they are right, iba pong usapan yun. Pero obey your parents, this is right. Hindi po when they are right. Children, obey your parents in the Lord for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. So that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Magkaharap po tayo talagang buhay na masagana. Kasi pag hindi po natin inobey ang ating mga parents, alam po natin mapapahamak ang mga anak pag hindi po sila sumunod sa pangaral ng kanilang mga magulang. Pag sila po ay dinidisiplina, ginagrounded, you are grounded. Lumakalayos na nga sa bahay na to. Gusto ko nang mag-independent. O gusto mong mag-independent. Floyd, gusto mo mag-independent? Ikang manupagin bale mo, ikasali kayong pamangan mo. Lahat, ganun ang gusto ng mga bata, na gusto nila maging independent. Pero humingi pa rin ng pera sa mga tatay, sa mga nanay. Ito po, doon pupunta ang kapahamakan. Obey your parents in the Lord. In the Lord, laging in the Lord. Pero pag sinasabi ng iyong parents, o anak, gusto ko mamaya, punta mo yung grocery yun ha, magnakaw kaya. Hindi yun. Ibang usapan yun. In the Lord kaya nga, in the Lord eh. Obey your parents in the Lord. Laging according to God's will pa rin. Obey your parents according to God's will. Gusto ng Diyos na lagang pag tinupad mo at sinunod mo ang iyong mga magulang, darating ang araw. Pag kayo ay nagkaanak, alam nyo, maintindihan nyo ang ibig sabihin ng Panginoon. Hallelujah! Ang sabi nga nila, masarap daw magkaroon ng anak. Nung binata pa ako, hindi ako gaanong naniniwala. 50% lang ang aking paniniwala. Pero nung ako'y magkaanak na, more than 100%. Totoo pa lang! Manyaman na po rin anak! Amen! Lalo na rin nga po. Tatamati nga po. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige po, palakpak para sa Panginoon. Praise the Lord. Kasi po, sabi ko nga kanina, when we do not fulfill yung purpose ng Diyos sa ating mga bata, mapapahamak po. Even our life, mapapahamak po ang ating mga buhay. And I'll say to myself, you have plenty of grain. Remember this kwento po, take it easy, eat, drink, and be merry. Sabi po ng isang lalaki, God said to him, you fool, this very night, your life will be demanded from you. Who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for himself, but is not rich for God. Yung pong hindi natin, di ba, blessed to be a blessing. Talagang pinayayaman ka ng Diyos. But when you do not fulfill God's plan in you, meron pong kwento. Isa pong mananampalataya. Talagang mananampalataya, nag-pray po siya na talagang ma-bless siya. True enough, pinagpala po siya ng Panginoon, lumugo ang kanyang negosyo. Kaya lang nalimutan niya ang Panginoon. Nalimutan na niya ang purpose na pag binibless siya, blessed to be a blessing. Nasugal siya and then nababae siya.
nagbabae, bali mo sabihin. Tapos ngayon, kaluluya pa, mas mahirap pa siya sa daga. True story po ito. Because hindi po niya ginawa ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. When we are blessed, hindi naman kailangang mabless ka ng thousands, millions, para mag-bless ka na mga small things. This is what God's, one of the God's purpose in our lives. Pag pinagpapala tayo ng Diyos, tayo rin magpapala. Pag kinakomfort tayo ng Diyos, ang purpose pa ng Diyos, yung pong mga taong nangangailangan ng comfort, we are comfort. God is comforting us not to be comfortable. God is comforting us to be a comforter para sa mga ibang tao. And many more. Many more. Alam po ninyo, you can do the math kung ano po ang purpose ng Diyos. Paglabas po natin, magbulay-bulay po tayo muli. Ano ba talaga, Panginoon? Napakaraming purpose. Sana magawa ko ang mga purpose na ito sa aking mga buhay. Amen. Yung po purpose po ng Diyos, hindi lang talagang good plans, protection, at blessing. Yung pong purpose niya, yung pong ating empty life. Di ba narinig natin, minsan, sa ating pangangaralan, there is a vacuum inside here na talagang eternal vacuum na walang pwedeng makapagpuno maliban sa eternal God. Maliban sa eternal God. 1 Peter 1:18-19. For you know that God paid a ransom for you to save you from this empty life, you inherited from your ancestors. And the price he paid is not by mere silver or gold. It is the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Yung pong emptiness natin dito, si Kristo lamang emptiness, eternal God lang po, Christ Jesus himself. Siya lamang po ang pwedeng makapagpuno ng kahungkagan na yan, emptiness sa ating mga puso. And this is his purpose, to fill your empty life. Dahilan po natin, in this life, balik po tayo, there is a season, ano ba yun? Ecclesiastes 3:1. There is a time for everything, ayun pa lang. There is a time for everything and a season for every activity under heavens. And lahat po, lahat, every season, yung pong mga bata, kahit po yung mga bata, meron silang childhood, meron silang adolescence, meron silang adulthood. Remember, ito po ay mga season. Meron pong parenthood, tapos merong lolohood. Inkunghood. These are the seasons in life. Meron pong purpose ang Diyos sa bawat season ng ating mga buhay. Pahahabain po ng Diyos ang buhay na yan. Kayo, magiging lolo rin kayo. Lolo. Baka maging lolo pa kayo sa tuwa, hindi nyo alam. Di ba? Yes! Ay, tangan, ninang. Lolo sa tuhod. God has made everything beautiful para sa atin. Lahat po ng mga bagay ay ginagawa ng Diyos para sa atin. At ang sabi po ni Jesus, ang kanya pong purpose, remember, ang purpose po ni Jesus long before, nung wala pa siya sa ministry, time of ministry, 30 years old up, 33, nung bata pa siya, hinahanap siya. Tapos ang sabi ni Jesus, my food, John 4:34, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. So take a look at this. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ano po yung food natin? Our food, said Jesus, to do the will of God. To do the will of God sa ating mga buhay. Not only whatever you do, do it all for the glory of God and many more. Tapos, hindi lang po matatapos dun sa whatever you do, lahat po ng gagawin natin. Kayo po ang mag-a-apply, tayo mag-a-apply kung ano ang gagawin natin para mabigyan ng kagalakan, kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa araw-araw-araw. Sa pamilya, sa trabaho, sa eskwela, sa ating mga neighborhood. Whatever we do, ano ba ang ginagawa natin para mabigyan ng kaluguran ang dakilan ng Diyos? Tapos, yung ating kapitbahay, nagtatapon ng basura. Pag nagtapon ka ng basura, dagdag mo yung tatapon sa kabila. Ganun ba talaga? Absolutely not, di ba? That will not give glory to God. Pag sinaktan ka, di ba? Pag binato ka daw ng bato, batuhin mo ng tinapay, kasama yung garapon. Hindi ganun. That will not give glory to God. And many more. Tapos pag in-overtake ka,
na nung in-overtake, eh, malyari ka na ako, hindi. Sige, tagalan ka. Tagalan na po. Tapos may park lang. Oh, bro, kailan na palang kapilya mo ito? Oh, bro, itatagalan lang niya mag-park lang. Pareho na palang muntagang church. I will not give glory to God. Whatever you do, small things, application po, whatever you do, do it all for the glory of God. Amen. Praise the Lord. Ito po si Apostle Pablo. Ne? Sabi po niya, my life is worth nothing. Hindi po, pag hindi po natin, ayun pong ating mga buhay nito, will worth nothing. Ne? The greatest tragedy in life is not that, but life without a purpose. Dito po sa Acts 20, but my life is worth nothing to me unless I use it for the finishing the work assigned to me by the Lord Jesus. Finishing the work assigned to me by the Lord Jesus. Kaya nga sabi niya, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Will we do the same? We'll fight a good fight, ne? Finish the race, and remain faithful. This is the only fight worth fighting for. Yung pong purpose ng Diyos sa ating buhay. Fight worth fighting for. Race worth finishing. The purpose ng Diyos. Race worth finishing. And then yung faith worth keeping. I have kept the faith. This is the faith worth keeping. Yung pong purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Tayo po ay we were saved. Ne? Hindi lang po talaga, we were saved para po muli makasama tayo ng Diyos doon sa kalangitan. We were also saved with a greater purpose, with a greater purpose. Go and make disciples to all nations. This is one among the greatest purpose ng Diyos sa ating mga buhay, baptizing them in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. Ito po ang kanyang pangako, I will be with you. I will be with you. Memorize po natin, kabisado po natin ang mga talatang ito. Even to the end of ages. Even to the end of ages. This is the joy of God. This is the satisfaction po ng ating dakilang Diyos. Whenever we share the Word of God, the Gospel of the Kingdom, which is one of the greatest purpose sa ating mga buhay, na tayo po ay niligtas at yung pong ating pagkaligtas, ibahagi po sa iba yung kaligtasan na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Yung pong may iba, niligtas nga sila ng Diyos, tapos hindi na ibinabahagi, bumabalik pa sa kasalanan. Sabi nila, nasave na raw sila ng grace dahil okay na yon, pupunta na sila ng langit. Thus, saan nila nakuha? Ang totoo talaga, hindi lang talaga nila pinaniwalaan yung purpose ng Diyos sa kanilang mga buhay. Dahil ang purpose ng Diyos, if you love me, you will obey me. Talagang if you love me, talagang iiwanan mo yung dati mong buhay. Kaya nga, if anyone is in Christ, yung pong ating mga bisita, ito po, huwag natin kalimutan. Pag tayo talaga'y nagsuko ng ating mga buhay, if anyone is in Christ, he is a new creature, a new creation, a new person. Wala na yung dating pagkataong salbahe, wala yung dating pagkataong mandaraya, wala na yung dating pagkataong laging nangungutang na hindi nagbabayad. Umiras kayong utang niya. Pero pag manutang ka, mamayad na ka man, wala problema. Pero pag manutang ka, tapos nautangan mo rin lahat, wala ka pang binibayaran, ibang usapan na yun. That is not giving glory to God. Umiras na ka rin. Praise the Lord. Joy, satisfaction po whenever we share the gospel, kabutihan ng Diyos. Ne? Focus on His purpose. Always remember this. Focus on His purpose. Yung pong ating mga buhay ne, will always be empty. Sabi ko nga kanina, ne? Yung ating buhay will always be empty until we fulfill the purpose of God. Ne? Kaya nga, He will fill, ne? Yung pag-usapan natin kanina, He will fill your empty heart. Our empty heart will continue to be empty. Our empty heart will continue to be empty pag hindi po natin pinapasok si Kristo Jesus sa ating mga buhay. That emptiness, eternal emptiness, eternal God lamang po, Christ Jesus, can only fill that emptiness. And our life will always be empty until we fulfill the purpose of God sa ating mga buhay. Tanggapin siya at ibahagi ang kanyang kagandahan loob, ang kanyang kapayapaan sa mga ibang tao na makikita nila. Talagang buhay na buhay. Let your light so shine upon men that they may see your good works
and will glorify your Father which is in heaven. Matthew 5:16. We need to focus on His purpose. Alam po natin. It will bring you His good plans. It will bring you to His good plans and will bless you and protect you from untimely death. Will fill your empty heart. Will fill your empty heart. Ito po yan eh. Lagi na. We know all things work together for good. Marami siyang hindi natin maiintindihan. Bakit kung talagang maganda ang purpose ng Diyos sa aking mga buhay, bakit meron akong ganito, meron akong mga problema, bakit ang dami kong problema ngayon? Ang purpose pa rin ng problema para mas patatagin, makita ang buhay na I have kept the faith. Talaga pong buhay na buhay ang ating pananampalataya. Yun po ang gustong makita ng Diyos, na makita ng mga tao sa ating mga buhay. All things work together for good. We know, kaya nga, and we know. Huwag po natin kalilimutan yan. All things work together for good to those who love God. Those who are called according to His purpose. Kumisan, kung yung ating kasing iniisip, parang dito, this way, ganito, tutugon ang Diyos sa ating mga panalangin. And yet, kumisan, iba pala ang paraan ng Diyos. Ne? Your thoughts are not my thoughts, neither your ways my ways. Isaiah 55:8. Ganyan po ang kanya sinasabi. At dito po sa ating pinag-aralan, nasa atin po, are we going to fulfill the purpose of God in our life kahit hindi pa natin nakikita talaga? Talagang parang ang tagal, magpapatuloy ba tayo sa purpose niya sa ating mga buhay? Kaya po ng ating mga narinig kanina, yung pong mga Pharisees, they rejected the purpose of God for themselves. Kahit alam na nila, tayo po alam na natin, are we going to reject or are we going to fulfill God's purpose in our life? Meron pong isang kwento, tatlong halaman, the story of three trees. Yeah, sila po ay nagmamarites. Sabi ng isa, pagdating ng araw, ako gusto ko maging treasure box. Ilalagay sa akin yung mga lahat ng mga mahalagang yaman, precious stones, precious gems. This is what is my dream, my plan, my purpose. Sabi naman ng isa, ako gusto ko maging isang mighty ship, malaking barko, at maglalayag ako sakay-sakay yung mga pinakamahalagang tao, pinakamatataas na mga tao, mga hari, mga presidente. Talagang gusto ko sumakay sa akin as a mighty ship, yung mga matataas, mahalagang tao. Tapos sabi ng isa naman, ay ako, gusto ko lang maging matayog na puno ako, para pag doon sa matayog, matas na ako, makikita ng mga tao, wow, mapapawaw sila. Ang ganda ng halaman, ang kanyang kataas na talagang matayog, sabi niya. Talagang mamamangha yung mga tao sa akin. So, isang araw, dumating po yung mga mamumutol ng mga kahoy. Sabi ng isa, wow, sa bakas, matutupad na yung aking pangarap. Sabi ng isa rin, yung mighty ship, pinutol siya. Nalungkot yung isa, of course. Paano pa siya magiging matayog na halaman kung siya ay puputulin? And yet, pinutol pa rin siya. Many years had passed, alaman yun sa kanilang pangarap, kali nila matutupad na talaga ang kanilang pangarap. Ito po yung alam nila. And ito pong una na pangarap niya maging treasure test, ginawa lang siyang kainan ng mga hayop, sabsaban. Tapos, yung isa, instead of mighty ship, naging ordinary siyang bangkang panging isda. Paano na ang kanya? Kung talagang God has a purpose sa aking mga, bakit ganito? Di ba, tayo po, bakit kaya hindi natupad ang aking pangarap ayon sa aking pinapangarap? Tapos, yung isa, wala na talaga. Tinapon lang siya sa sulok-sulok hanggang sa makalimutan na. And then, the many years had passed, meron pong mag-asawa, sinilang ang isang sanggol at inilagay siya doon sa sabsaban. Tapos ito pala ang purpose ng Diyos sa kanya, na yung ilalagay sa kanya ay pinakamahalaga, pinakamahalagang kayamanan ng buong mundo, ang tagapagligtas, ang Mesiyas. Wow! Tapos yung isang akala niya, hindi natupad ang kanyang pangarap,
na siya na siyang ordinary mangga. One time, ito pong bangga ito na kasasakay ng mga mangisda. Andoon sa isang masungit na panahon, talagang lulubog na ang bangga. Pero andoon, sakay-sakay nila, tinawag nila ang isang lalaki. Sabi niya, "Peace, be still." Sakay pala niya si Jesus, hindi lang hari, kundi hari ng mga hari. Hari ng mga hari. And nagdaan pa yung mga ilang panahon, ito pong halaman at bigla na lang itinapon. Kinuha siya at ipinabuhat sa isang lalaki. Yung sinilang sa sabsaban, yung nagpakalma ng masungit na panahon, ay siya rin lalaking magpapasan sa kanya doon sa kanyang kalaniwalang kabuluhan. Pinasan siya ng tagapagligtas, ng hari ng mga hari, hanggang doon siya, itayo siya doon sa Golgotha. Pinamakataas, matayog, kitang-kita ng marami kung sino-sino ang nakapako sa kanya. Ang tagapagligtas, yung pala ang kanyang purpose, ipapako sa kanya ang magiging tagapagligtas. Ipinako na po ang tagapagligtas, kaya nga po, wala nang nakapako doon. Bakit kaya yung ating mga krus, yung lahat ng mga krus ng mga Pentecostal, walang nakapakong Kristo? Dahil ang ating pong nakapakong Kristo ay hindi lang nanatili sa krus, nailibing, pero on the third day, rose again from the dead. Para po yung purpose niya sa atin magkaroon ng katuparan. Hallelujah! Man, yung purpose po niya sa atin, ibinigay ng Diyos, ito po yung kanyang purpose. Praise the Lord. Yung pong ating mga bisita, maybe yung ating mga naka-online, or maybe several times, andito na po tayo, and yet, talagang hindi pa tayo tiyak sa purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Let it be this day. Huwag po tayong aalis sa bahay sa bahang ito na hindi kinikilala, tinatanggap ang purpose ng Diyos. Noon pa man, from the beginning ng maihiwalay, ang tao dahil sa kasalanan, yung purpose po ng Diyos, ang kanyang maka-fellowship, meron pa rin siyang plano at para matupad ang kanyang purpose. Hindi po umalis ang ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi po niya, he really wants to fulfill his purpose na plano ng Diyos long before kaya nga pinadala ng Diyos si Kristo Jesus. For God so loved the world, he gave his one and only Son, that whoever will believe in him will not perish but will have eternal life. Ito po ang kanyang purpose, magkaroon tayo ng eternal life. How can we be sure na magkakaroon tayo ng eternal life kung tatanggapin po natin ang Panginoong Kristo Jesus sa ating mga buhay, yung ating mga naka-online, yung ating pong mga bisita? If you want to fulfill God's purpose in your life, yung pong emptiness na pupunin niya, si Kristo lamang ang pwedeng makapuno nun. And we can do that today, this morning, kung isusurrender po natin ang ating buhay sa Kanya. Tatanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. All heads are bowed, eyes are closed. Dadako po tayo sa diwa ng panalangin. Lahat po ng gustong matupad ang purpose ng Diyos sa kanilang mga buhay. Yung makasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan, ang purpose po niya, sabi niya, if we will surrender our life to Him, accept Him as Lord and Savior, matutupad po ang purpose niya sa ating mga buhay. Sumunod po kayo sa ganitong panalangin. If you want to accept Christ Jesus in your life as Lord and Savior. Panginoong Diyos, sinumunod po tayo ng buong puso at intim. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong anak na si Kristo Jesus. Pinadala dito sa lupa upang mamatay, tubusin ang aking mga kasalanan. Ngayong umagang ito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Salamat po sa iyong pagpapatawad. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang, mga kasalanan. Salamat po sa iyong pagtanggap sa akin. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah! Lahat po ng sumunod sa panalangin. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang lahat ng sa Kanya ay tumanggap
binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Welcome to the family of God. Hallelujah. Hallelujah. Isa pa pong hamon. Praise the Lord. Dagdag ko lang po yung sinabi natin kanina, ang sino man ang naka-Kristo na, bago na siyang nilalang. Yung lumang pagkatao, namatay na. Hindi lang ang bagong pagkatao, yung purpose na Kristo Jesus na sa atin ng mga buhay. At kung ating purpose na tinanggap na natin, lahat ng tumanggap, yung purpose ng Diyos na sa atin ng mga buhay, totoo nga ba? Ano ang aplikasyon ang ating gagawin? Mamaya, bukas, tayo po ang pwedeng sumagot. Are we going to fulfill God's purpose in our life? Or from time to time, are we going to reject God's purpose in our lives? What will you do? If you are 100% willing to follow, to fulfill God's purpose in your life, in our lives, stand with me. Sabihin po natin sa Diyos, we will follow, we will fulfill God's purpose in our life. Napakaganda po ng iyong plano sa aming mga buhay to bless us, to protect us, and to always fill whatever emptiness in our lives. Ayan mo pong ang mga katotohanan ito na kilay Diyos sa aming pagsuko ng aming mga buhay sa iyo. Use me and fill me, not only as you save me, but to share your goodness, to share the word of salvation to others. Ito po ang aming sama-samang dalangin. O dakilang Diyos, o dakilang Diyos, sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Kristo Jesus. Hallelujah! Muli po nating alalahanin ang ginawa ng Diyos para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo, awang sama-sama po tayong tatanggap ng banal na hapunan.